Hello guys, welcome back dito sa ating channel. Sir Dixie nagbabalik. Nagpapasalamat tayo sa mga nag-subscribe, patuloy na sumusuporta sa ating channel. Ngayon ay malapit na tayong mag 1,000 subscribers. I think kanina pag-check ko nasa 11 or 12 na yung kulang. No, kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay i-hit mo na yung subscribe button. Pati na rin yung maliit na notification bell, yung all, para every time na meron tayong upload ay ma-notify ka. Dahil 2 to 3 times a week ay nag-upload tayo ng mga video, mga tutorial at mga tips na sigurado akong marami kayong matututunan. Okay, ngayon ay may gagawa tayo ng temporary plate, no? Gamit ang acrylic at syempre ang sticker. So, bali yung acrylic natin ay 5mm yung kapal niya. Pero meron namang 3mm to, no, yung mas manipis dito. Tsaka yung sticker na gagamitin natin ay ang brand ay Makal. Oh, ito ay nabibili ng malalapad. Malalapad yung binibili namin. Ginugupit lang, no, para makat natin ng maayos sa cameo. Okay, so bali ngayon meron tatlong nagpagawa sa akin ng temporary plate, no. Mula nung pre-remote natin sa Facebook page ay dami na yung mga umorder. At dito sa screen kung makikita nyo, re-record ko ngayon. Okay, record natin. 1, 2, 3, start. Yan. Okay, so meron na akong template, no. Salamat dun sa nagbigay nito sa akin na Facebook friend. Aww. Yung template na to. At ito yung gagamitin na rin natin, no, sa paggawa. So una, dito ko siya nilayout sa Photoshop. Ine-edit na lang din naman natin yung mga content niyan. Kagaya nito. Yan, palitan natin yung number. Tungnain natin itong isa. 3 0 1 3 8 7 7 6 7. Okay. At ito ay nabili niya daw sa Motor Ace. Motor Ace na nabili. Ayan. So yan lang yung edit natin dyan. Check natin tong isa, parang sumobra yung 7. Sumobra yung 7 natin dito. Yan. 0, 1, 3, 8, 7, 6, 7. Okay, tama. And then Motor Ace, adjust mo na lang. Kailangan proportion yung space sa kabila at dito. No, yun lang yung titingnan nyo. Then, si-save na natin. Save as PNG. Save as. PNG. Yan. Okay natin. Cut. Motor Ace. Okay, ngayon, pagkatapos ng gawa sa Photoshop, proceed na tayo sa Silhouette Studio naman. So, dito ko na nilalagay yung mga layout natin sa Photoshop. I-open natin yung mga file. Okay, check natin yung mga numbers kung tama. Okay. So, bali ito magiging gold. Yung dalawang to. Yan. Gold yung mangyayari dito. Tsaka black yung background. O, yun yung gusto nila. Ito naman ay silver. Tsaka black. Okay. So, ikakat ko na to. O, antayin nyo na lang na matapos. Okay, sa pagsukat nitong ano, nilalagay ko na yung ating plaka dito. Yung acrylic. O, saka ako ginugunting. Para matansya yung space na kakailanganin natin. Okay.
So meron ako sa gold. Dito nandito yung dalawang gold. Yan. Makal. Okay, dikit na natin tong ating sticker na ginupit kanina. Siyempre, tantayin nyo na lang kung saan nakalagay yung design. Ako may mga sobra kasi dito sa gilid. Nilalagyan ko na lang ng mga ibang mga logo para hindi sayang. Sinatabi ko lang. Isa lang muna natin yung ating mat. Okay. Ngayon naman, send na natin. Trace natin. Gamit tong trace na to, select trace area. Ayan. Okay, and then trace. Ayan. Okay, send na natin. Meron na akong ginawang vlog na yung pag-review ko sa Cameo 4 at kung paano siya gamitin. Yung features, review, and how to use na Cameo 4. No, meron akong ginawang video doon. Balikan nyo na lang kung hindi pa kayo sanay sa pagkakat sa Cameo. Okay? So, antayin na lang natin na matapos tong pagkakat ko ng mga design. Mamaya, proceed na tayo sa pagdidikit nyan dito sa ating mga acrylic. Okay? Okay, this time ay nahimay na natin yung ating mga sticker. Ang susunod na gagawin, pagka nahimay na natin yan ang ating design, ay ilalagyan na natin itong tape. Ang tape na meron ako dito, transfer tape. Ang tawag dito, transfer tape. No? Yung panlipat ng mga design. So, gaya na magkakahiwa-hiwalay. Sa case natin ngayon ay 2 inches lang itong nabili namin na transfer tape. So, meron tayong mas malalapad pa dito. So, dapat mas maganda kung isahan lang yan. Kung mga 6 inches. No, mas okay kasi makukuha mo siya ng isahan. Pero pwede naman to kung wala talaga. Pang alternative, pwede natin gamitin. So, ang technique dyan, ipagdudugtong-dugtong lang natin. Yan. Ganun lang muna. May wala tayong choice kundi gamitin natin ito. Kupitan natin mga gilid. Kailangan pantay yung pagupit para madali yung pagkantsa mamaya. Pagkabit nito dun sa acrylic. Okay, para malalagay na masalang natin dito yung ano, yung acrylic ito. Ginagawa ko diyan, tinatanggal natin yung cover. Ayan. Removable na 'yan. Hindi ko na kinakabit yung tornilyo. So, naka-cold laminate lang tayo. No? Salang natin yung mga design. Purpose niyan para lumapat yung nilagay natin transfer tape at sa pag-peel mamaya ay madala niya lahat ng design. Okay. So ito na. Ngayon kakabit na natin to sa acrylic natin dito. Okay, kabit na natin. Tanggalin niyo lang yung pinaka cover nito.
Ito hindi to masyadong perfect kasi kami-kami lang yung nag-cut nito. Pinakat ko lang sa kuya ko to, kaya hindi siya masyadong ano. Kaya mas recommended pa rin na gamitin natin yung mga naka-laser cut na. Pwede naman kung matyaga kayo tapos may gamit. May grinder kayo tsaka yung electric drill. Pwede na rin. Okay, ganito yung tamang pagkakabit niyan para maiwas sa pagkakamali. And kasi nung bago pa lang ako dito, ay nakakailang attempt ako. O, naka siguro 10 or sobra pa. Yung naaksay ako na sticker at ganito. No, para makuha ko lang siya. Kaya sa una talagang magkakamali at magkakamali. No, ang maganda lang doon ay tuloy-tuloy nang ng practice hanggang ma-perfect natin. Ayan. Yan yung purpose kung bakit ko sinagad yung design. Ay yung pagupit sa design. No, para matansya natin yung paglagay nito. Ayan. So sa tingin ko pantay na rin yung taas natin. Ayan. So doon ako magbibase sa itaas. Ayan. Pagkapantay na yon. Okay, so ididikit ko na to. Didikit ko na tong sa pinakadulo. Yan. So diyan na yung magsisimula yung pag kabit natin ang design. Okay? Ngayon pagka ganun na, doon na tayo sa ating laminator. Ko-cold laminate natin to. Ano dito, yung nakaharang. Yan. And then oops. Sorry. Yan, naipit yung aking sticker. Yan, pagka ganon, ibalik nyo lang backward, then forward ulit. I-run natin ulit. Yan. Fascia naman yan. Okay. O, wala namang naiwan. Kaya lang, parang hindi pantay yung pagkakabit. O, yung acrylic mismo yung hindi pantay. Yan, pantay naman yung itaas natin. Yung acrylic lang sa ibaba. Yan. Sa pag-peel nito, nung ating transfer tape, dahan-dahan lang. Huwag nyong bibiglain kasi nga, magkakaroon ng bubbles yan. Mahihila pa angat yung ating design. Ganito. Sa may transfer tape, same din ang gagawin natin dito. No, pag ano muna kayo ng konti, buksan nyo muna ng konti, idikit nyo dito sa ating acrylic. Ayan. Ngayon, pagka nakadikit na yan, ipatihaya natin. Medyo alanganin nga yung pagkakalagay. Pero okay lang yan. Hindi na rin masyadong issue yan. Sa pag-cut, kasi ikakat na natin, huwag nyong isasagad para may allowance pa rin siya. May allowance yung gilid. Hindi naman yung kakapit sa laminator kasi makapal yung ating acrylic. Maganda meron kayong glass salamin na ano sa pagkakat ng mga ganito. Hindi lang nakakabili pa. Yan. Pwede na yan. Yan. Bali, ito na yung magiging background ng ating design. No? Kaya nakamirror itong ating mga cutouts para nasa likod siya ng ating acrylic. So, salang na natin. Okay. So, ito na. Yeah.
Ngayon, pagka ganyan na, ikakat na natin yung mga gilid. Tingnan natin yung ating ginawa. Yan. So meron na tayong temporary plate. Ayan, tapos na tayo at ayan, makalat. No, ito na yung mga finished product natin. Ito yung silver kanina. Ayan, babalot na natin para may deliver natin ng maayos, hindi magasgasan. Ito naman yung gold. Yan o. Diba? Okay, so I hope meron kayo natutunan muli sa araw na ito. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, ay hit nyo na yung subscribe button, no? Para mapanood nyo pa yung marami kong videos na na-upload na at yung mga i-upload pa natin. Muli, maraming salamat sa panonood at ingat po tayong lahat.